Welcome back to my YouTube channel. So I know guys, this pandemic time is hindi talaga may iwasan na ma-stress tayo, magkaroon ng fears, worries, or anxieties. And hindi rin may iwasan na malungkot tayo dahil nga sa crisis na pinagdadaanan natin ngayon. So now, I want to share 4 tips kung paano nga ba maging masaya in simple ways. Okay, so number 1, time for yourself. Okay, spending time for yourself is very important. Okay, it's also saving your mental health also. No? So, ngayon, kailangan mo lang gawin kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At yung mga bagay na yan, ay ikaw lang yung nakakaalam. At ikaw lang din yung pwedeng gumawa nun para sa sarili mo. Okay, let's say for example, ako, mahilig ako mag-vlog. Okay, kapag nakapag-shoot na ako ng video, sobrang saya ko na nun. Okay, hindi ko pa man siya na-upload. Wala pang taong nakakapanood nun. Masaya na ako. Okay, kasi yun yung sinasabi natin na kapag ginawa mo yung bagay na nagpapasaya sa'yo, sasaya ka na. Nang wala pang recognition ng ibang tao na hindi pa ako nag-earn. Okay, kasi yung joy nun internal. Okay, because doing the things that I love gives joy to my heart. Okay, another example, mahilig ako mag-photoshoot. Kapag nakapag-DIY photoshoot na ako, kahit hindi ko pa siya na-upload or nakikita ng maraming tao, yung picture na yung picture ko is masaya na ako. Okay. It gives me joy. Okay, okay na ako doon. Nakapag-shoot lang ako, nakapag-picture lang ako sa sarili ko. Happy na ako doon. Okay. Making yourself happy doesn't need to be expensive. Hindi kailangan nag-earn ka ng money. Hindi kailangan you get appreciation or recognition from other people. Kasi ikaw pa lang sa sarili mo, masaya ka na. Once na ginawa mo yung bagay na yun. Okay, there are a lot of things na pwede magpasaya sa atin. Like yung TikTok, panonood ng favorite mong movie, or kahit video lang sa YouTube ng favorite mong vlogger, or pagbabasa ng favorite mong book, pag-stalk sa crush mo, something like that. Sobrang simple lang, pero napapasaya ka na. Okay, number 2. Time for other people. It's time to love other people also. Okay guys, napakaraming paraan din para mag-spend ng time sa ibang tao and magmahal ng ibang tao. Okay, so you can join sa mga organization, pagiging volunteer, or pwede ka rin mag-donate, mag-share ng blessings mo sa ibang tao. Or kung hindi naman, the simplest way na pwede mong gawin, you can just motivate other people. Cheer them up. Lift their spirits. Congratulate mo sila once na meron silang ma-achieve. Wish them happiness. Wish them good luck. Kasi kapag ginawa mo yun, iba yung happiness na papasok sa'yo. Iba yung feeling ng satisfaction. Once na nakatulong tayo sa ibang tao, kahit na hindi man siya in material way, kahit by words lang, hindi man siya physically, kahit through emotionally lang, sobrang laki na yung tulong mo. Especially by wishing someone happiness. Kaya sinasabi ng iba, masaya na ako kapag masaya ka. Kasi nakaka-happy talaga once na nakakita tayo ng ibang taong masaya. Okay, so number 3. I know guys that there's a lot of things na hindi natin makokontrol sa mundo. Stress, yung pagdating ng problema, hindi natin talaga siya makokontrol. There is one thing na pwede natin gawin para mawala yung stress, yung anxiety na meron tayo, and magkaroon tayo ng peace. And that is prayer. You know what? Prayer gives us peace. Alam mo, siya yung nagpapakalma ng heart natin. Siya yung nagpapakalma ng isip natin. When we surrender everything to God, let go and let God work on it. Kasi minsan kahit anong isip natin, walang mangyayari. Hindi maayos yung problema. And the only thing that we can do is to pray. Okay? Gawin mo lang kung ano yung kailangan mong gawin. Okay?
So yun guys, napakasimple lang. I know, kala ko guys, sobrang dami kong kailangan gawin para maging masaya. Pero itong mga bagay na ito lang yung ginawa ko. And naging masaya talaga ako. And number 4, just make it a habit. Yung pag-spend ng time para sa sarili mo, yung pagtulong sa ibang tao, or spending time with other people, and just be prepared. You make it a habit that 3 things, magiging okay ka. Magiging masaya ka. Ang pagiging masaya, hindi kailangan sobrang yaman mo. Doesn't need to be expensive. Hindi kailangan gumawa ng mahihirap na bagay para maging masaya. Maraming alternative at simpleng paraan para maging masaya. If you know how to. So I hope guys, this video helps you para maging masaya ngayon. Kahit na nasa crisis tayo. I know, it's hard. Pero kailangan natin maging positibo. No, kailangan natin magkaroon ng faith. And kailangan matuto tayong mag-handle ng bagay-bagay sa paligid natin. Okay, so guys, if nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to subscribe. And feel free to comment na din and share this video if you think this video will help also your friends or your family. Okay, so guys, I want to see you all on my